Okay, so emote-emote muna tayo dito. Yun! So, yan ang mga water lily. Charang. Okay, so, nakakarelax ang isip yung nandito ka. And at the same time, naiisip mo yung mga ilang bahagi ng buhay-buhay dito sa Pilipinas na hindi ganun kadali. Medyo mahirap din. Siguro magaan-gaan pa dito sa bukid ang buhay. Konting tarim-tarim ang gulay, konting benta-benta. Wala kang masyadong pupunta ang mga convenience stores at mga Jollibee, McDonald's. So, tsaga-tsaga kayo kung kangkong lang minsan ang ulam. Wala kang ibang way para bumili ng iba. Tipid sa gastos. At kung konti man ang pera, edi yun, magkakatsa na nga lang sa mga gulay-gulay na hindi naman masama dahil healthy naman. Yun nga lang, yung iba wala mga pinagkakakitaan. Ang iba siguro dito sa bukid ay inuupahan ng ilan nila mga mas nakakaluag-luag ng mga kapitbahay para magtabas ng ganito, magtanim ng ganito, or mautusan papuntang bayan, mga ganun siguro. So kahit saan dito sa Pilipinas, medyo mahirap ang buhay. Swerte yung maraming pera. Swerte yung may mga magagandang businesses, malalakas. Masarap ang buhay sa bukid. Mas masarap kumpara sa bayan kapag ang pag-uusapan ay yung walang perang panggastos. O yung walang perang pwedeng gastusin sa araw-araw. So mas tipid dito, mas masarap ang buhay dito, mas ma-afford ang mga bagay-bagay dito, mas madaling maghanap ng pang-ulam, mas madaling maghanap ng, alam mo yan. Hindi lang kakulangan ng pera na papahirap sa buhay dito sa Pilipinas, kundi yung mga toxic na tao. Ang dami mga toxic na sitwasyon, mga toxic na relationships, mga toxic na mga walang magawa sa buhay. Makikita mo kalimitan sa kanila sa mga opisina, public government offices kalimitan. Alam mo kung sino, pahihirapan pa. Di ba si Chito, ang daming hirap na naranasan din. Mag-o-open lang siya ng bank account. Malalaman natin yan sa isang araw. Si Richard hanggang ngayon, pabalik-balik pa. Dalawang banan siya rito sa probinsya. Hindi pa rin na o-open ang kanyang nanay. And tinatawagin niya na isang araw, ilang beses ang nakatawag, hindi naman siya sinasagot. Nagbigay ng number, hindi naman sinasagot. Para masigurado nga sana kung talagang totoo, kasi ilang beses rin siyang nadala na nakaschedule ng ganito, cancel. Wala yung doktor. Nakaschedule ng ganito, cancel. Wala yung mga ganito. So, yun ang isa sa nagpapahirap ang buhay dito sa Pilipinas. Tao. Kapwa-tao. Number 3, opportunities. Ang daming opportunities na minsan ay may halong panloloko, ang dami ng gastos, tapos maya-maya ay scam pala yung napasukan niya. Ang daming mga nanlolokong tao. Hindi lang sa Pilipinas, pero marami rin dito sa atin. Kahit sa social media, ramdam na ramdam mo yan, di ba? So yun, maraming opportunities na hindi totoo. Maraming mga opportunities ang panloloko. At kung may mga opportunities man, limitado ang nabibigyan o napapagbigyan ito. Kasi ang dami-daming hinahanap. Kahit siguro mag-a-apply ka na ng tindera sa isang malaking department store, o sabihin natin na sales clerk or sales lady para masosi, ang dami-daming hihingin sa'yo na makakung anek-anek. Siguro mas ibang bansa ganun din, pero dito sa atin talaga ay ano yan, rampant. Alam mo yun? Ano ba sa Tagalog ng rampant? Ayun, kung may mga alam pa kayo, andito na si Chito, kung may mga alam pa kayong iba ng mga bagay kung bakit mahirap ang buhay sa Pilipinas, i-comment nyo lang sa baba. Ayun. Okay? So maraming salamat yung pagsama dito sa isang lugar na kung saan kumikita ang ilang mga kababaihan at nakapagbigay ng inspirasyon sa ilang pa mga businessmen sa mga gusto rin magtayo ng mga businesses, nakapagbigay ng opportunity sa mga nangangay, sa mga gusto magkaroon ng hanap buhay na pwede palang magsimula mula sa mga bagay na hindi natin masyadong binibigyan ng pansin, kagaya ng water lily, etc., etc., etc. So, maraming salamat sa management ng Dao Water Lily Farm. At nakarating kami rito. At yun, naibulalas ko ng konti ang aking mga nasa loob ng aking puso at isipan sa inyong lahat. Okay, pero huwag naman sanang itong maging daan para maging negative sa inyong Pilipinas. Siyempre, marami pa rin mga positibong bagay dito sa Pilipinas. Di ba alam natin yan? Hindi ko na kailangan isa-isahin pa.
Okay, so ngayon, kainan na! Okay, mga friendship, ang ating dala ay mga exotic ang tawag doon, or naiiba na lang, mga naiibang crackers. O, diba? So, meron tayong mushroom. Ito yung isang araw napunta tayo sa mushroom plantation, diba? Mushroom farm. At ito isa sa kanilang gawa. Ito yung from Bangkuro Mushroom Farm. Ayan, thank you po sa inyo. And bukod dito, nagbigay sila ng charang. Ayan, so nagbigay sila ng mushroom chili garlic. Ayan, di pa. Mula naman sa E&B Farm. Nagbigay sila sa atin ng banana sticks. Ayan. And meron pa siyang cheese flavor. And meron din silang ibinigay na chicharon. Charang! Ayan, mula sa E&B Farm. At alam nyo ba, ang chicharon na ito ay award-winning. So, itong best product or most creative product yata, most innovative product mula sa Mimaropa. Champion siya ng 2016. Ayan. Ayan pala ang nakalagay doon, ha? Diba? Ayan. Certified true and correct. And meron silang bigay pa na suka mula naman sa Nipa. Ayan, Nipa vinegar. Parang first time ko makakatikim ng Nipa vinegar. At maanghang pa siya. Siyempre, tubig lang tayo. Ayun, so maganda sana itong settings natin. Kumakain tayo sa tabi ng, ang tawag dito, tabi ng sapa. Pero, against the light here, against the light there. Maliwanag, tapos biglang didilim. So, hanap tayo ibang pwesto ron para mas malinaw ating paglafang ng ating mga creative products mula sa Oriental Mindoro. So, yung mga kaibigan, kakain na kami. Lalagyan natin din ang aming mga suka. Hanap yan sa kami. Buksan natin ito. Masarap pala ito. Kami nakasalampak na lamang din sa floor. Iyon. Ayan. Dori, pwede na nga. Ay! Pwede na rin. So, ito yung binigyan ng sausawan sa atin para dito. Ayan, para dito. Unahin natin ito sa Bangkuro Mushroom Farm. Okay, tingin muna tayo ng isa. Ayan, Chito, get. At dalhin natin din eh. Kasi ito yung sasawin, ibig sabihin, dito talaga yun. O dito nga kaya yun, para dito? O iba ito, iba product na ito? Depende po sa'yo, siguro kung gusto nyo pala, suka. Okay. Tapos tingin natin na rin eh. Siguro may hindi sila talaga pair, nakatunay na ibinigay sa amin pareho. Mayap dito sa suka. Itong sukang ito galing sa E&B. Masarap sa suka. Okay, so ito para sa ano nila, sa mga ulam-ulam natin. Bumili kami ng extra Pinoy! Pwede na natin itak-tak dito. Yun! Ayan sa mga kaibigan. Ayun o, may kabukabuti pa ang style, ang itsura o. Kabukabuti pa. Ayan, kita niya. Tapos pala nagtigisa tayo nito. Higop tayo. Sarap. Hello. Crunchy. Nasunod natin. Bubuksan na natin to. Ito yung award winning from E&B. Nutrition facts, amount per serving, 7% ang calories. Hindi talaga ako pwede sumaklang na ganitong upo ng hangalay ako. Pero rin ba sa Japan nung natuturo ako sa nursery, ay ganito lagi upo ko habang nagbabantay ng mga bata naglalaro. Okay, so yan. Yan na.
Tikman na natin ito. Ayan, di ba nagpapanglayo ng itsura? Tuti, banat ang banat at mukbang tayo dito. Kailangan talaga ay, ano tayo din eh. Dagong dunga ng lapang. Mm. Ito man, sunod natin to. Pareho lang sarap. Healthy pa. Di ba? Itong 2016 best or most innovative product ng buong Mimaropa. Yun nga pala ang kabuti na nabili natin sa Bangkuro Mushroom Farm. Ito ang lutong ginawa namin. Binanatan ko yan kagabi. Sige, Paler. Si Paler, gali. May PVC lang na pinatol-potol. Masarap din po sisig yan. Sisig, magwan sa pagkakasin. Isahan ba ito? Magbalik po. Ang sarap, diba? Sarap. Gin na lang kulang. Gin na lang naman kulang. Ang sunod natin to. Okay, masarap ito. Itong garlic na to, saan masarap? Yung nga po, sa mga gulay. Sa susawan? Nilaga? Mangga. Ano yung mangga yun? Okay, para siyang french fries, oh. Para siyang french fries. Banana stick. Ang ganda ng packaging, in fairness. Siguro saba to, saba. Healthy and delicious snack for all ages. Aba. This flavor. Parang french fries. Dugulan pa natin. Pwede niyo hupin. Sarap. Masarap yung fairness. Wala kayo sahirad. Okay, subukan natin ang chicharon, ang piwi. Pwede natin. Kasi ang si Chira manimit ko kayo nito sa Pilipinas ay yung ano, yung piatos. Piatos lang? O yung piatos. Ayan. Masarap ang suka. Masarap yung tali. Ay! Ang flavor ay barbecue. Barbecue. Lasang barbecue ah. Lasang barbecue nga. Pag-try dito. Konti lang naman. Para ano. Kaya mas marami tayong kain ng healthy. Healthy, healthy, healthy. Oh, eating silly challenge. Ay! 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 Ay!